Dr. Conky, diretso tayo. Itong bagong variant from South Africa. Ano, panic na ba tayo? Hindi muna. Okay. Inaaral pa. Pero it is a cause of concern. Ayaw ko sabihin na variant of concern, no? Kasi inaaral pa nila. But what the WHO told us is that ingat muna, be vigilant about it, because ang difference nito ay mukhang nakitaan nila na maraming mutations itong virus na to. And the more mutations that the virus has, may impact ito on how the virus behaves. And later on, may impact ito kung paano yung diagnostic, therapeutic, and vaccination natin. Hmm. Kung aandar ba regarding this one. So tingin muna tayo at lahat sila, nabanggit ni Mr. Dimitri kanina na no time to waste. You know, habang may nakikita ng ganyan, sige, aral na. Para noon, in 2 to 3 weeks, kung talagang naging concern yan ng lahat, at least meron ng initial or preliminary studies. Pero nabanggit niyo po that this, as you said, this is a cause for concern, but let's not call it yet. It is not yet called a variant of concern. What will it take for it to be a variant of concern? Well, I do not know what it will take to call it a variant of concern. Alam mo, maghintay tayo ng a few more weeks. Well, the good news is that it was picked up, na-identify agad. Mm. But what we don't know is what the situation actually is in South Africa, kung ganun na ba kalaganap. At that was a very interesting question that you posed kanina dun sa bisitang nauna, is that may kinalaman kaya yung nangyayaring search sa Europe dito sa variant na to, so to speak. But WHO also said na as soon as talagang concern na to, meron na tong talagang pangalan na one of the Greek alphabets. As of now, it's variant B1.1.500 plus yata. Wala pa siyang Greek na pangalan. I guess, pag nilagyan na siya ng pangalan, then. New. Malapit na. New na siya? Hindi, naka-ready lang. Hindi pa, ano, parang bagyo. Alam natin, pagka pumasok yung bagyo, alam natin yung pangalan. Pero wala pa, hindi pa official yun. Wala pa. Yeah, right. Papansin lang ngayon, ang WHO, advisors to the WHO, hinihintay nga namin ngayong gabi. Kasi, this Friday, today in Europe, nag-uusap pa sila. But in the meantime, our country has suspended inbound flights from South Africa, Botswana, and other countries na nakitaan ng anyang variant. Ano pa yung maisa-suggest nyo that we can do in the meantime while we're waiting for advisories from the WHO? Well, we shall have to continue to protect ourselves, Ami, no? At saka, kasi remember mo a few months back, when sabi natin, pag nandyan na ang bakuna, dapat most expedient, mabilis at pinakamaraming tao na mababakunahan, no? Yun ang isa sa mga paraan para noon hindi lumitaw ang anumang variant. O kaya pag may lumilitaw na variant, you may be able to stop it dead on its track. Ganon. So, let us please have ourselves vaccinated. Yun ang isa sa mga talagang importanteng makakatulong variant or no variant, kung ano man yung existing muna, maproprotektahan natin ang sarili natin. But we just want to remind everyone, November 29 to December 1, major campaign by government. We want to vaccinate 15 million people. Kaya ba? And Dr. Conky, we'll let you have the final word. What do people need to know? Lalong-lalo na yung mga hindi pa bakunado. What do they need to know about this 3-day push and beyond, for that matter? Hindi naman po titigil sa December 1. Tuloy-tuloy pa. Kung gusto po natin maligaya ang Pasko natin, kung gusto na natin maakap ang mga gusto natin akapin sa buhay, please, have yourself vaccinated. Nandiyan na, darating na sa atin. Wala nang tanong-tanong, nakapila ka, ma-i-inyeksyonan ka. So please, let us take advantage of the National Immunization Days on November 29th to December 1st. Okay? At kung ano po yun nandun, tanggapin na po natin. Huwag po tayo mamili ng mamili sapagkat pagkaprotektahan po natin ang sarili natin. It's not only ourselves, kundi yung mga mahal natin sa buhay.